What's up, mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Quick release edition ulit tayo, mga titos and titas. Ngayong gabi, pagkwentuhan lang natin itong syempre yung Bitcoin, medyo kailangan lang huminga. Oh, iba po yung naghihingalo, ha? Iba yung kailangan huminga. I think kailangan ni Bitcoin ng konting breather lang. Isama natin, sa sisilipin po natin yung ASX at yung SLP, magka-tandem na related yan syempre sa Axie at yung VET and SOL. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, tara na! Yung mga naligaw lang dito sa ating channel, ito po Tito Vlogs, crypto channel, second channel na po natin to. Anything and everything under the moon and going to the moon, pagkukwentuhan po natin dito sa tambayan yan, ha? Kaya kung naghahanap kayo ng kasama sa pag-explore ng crypto, tara na po, welcome na welcome kayo dito sa ating tambayan. Huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button at isama po ninyo yung sana all sa notification bell, dahil tuwing Monday to Friday, nagkakaroon tayo ng live tambayan, live pasilip po hanggang 16 na coins. Pwede natin silipin doon. Agahan nyo lang ho para masilip yung mga inaalkansya ninyo na mga coins. Sa 10:30 to 11:30 a.m. ho yan, makigulo, makisaya po. Hindi tayo magkwentuhan doon. Tambay style lang, ha. Sa kalagitnaan po nitong video natin, pwede nyo hong i-click yung like button. O kahit ngayon pa lang, no? At yung skip ads, huwag nyo pong i-click yan. Yan, pwede nyo tabihan dito sa tambayan. Siyempre, kung gusto nyo sa front seat, meron tayong mga upuan dyan sa patreon.com/titovlogs po. No? Huwag nyo pong kalimutang i-click yung subscribe button. Ipapasok na muna natin. Bibilisan na ni Tito to kasi nga quick release lang. Ano? Yung ginagawa kasi nitong BTC today, kaya nga nasabi ko na medyo parang quick release tayo kasi ay yung BTC natin, mga titos and titas, eh parang gustong huminga. Dito ko po nakikita actually sa 4-hour chart. Nalaglag tayo dun sa ating rising wedge. Kung matatandaan ninyo, mas obvious lang to. Mas obvious sa 1-day chart. Tignan nyo po yan. Nalaglag po tayo dito sa rising wedge natin. Pero, pinipilit nating umakyat. Okay? Yun nga lang, yung MACD natin sa daily, nag-cross. Ang maganda, pag tinignan mo sa weekly, sa 4-hour chart, yung MACD natin, ayun na eh, oh, halos pakambyo na yung MACD natin sa 4-hour. Okay? So, mukhang itong last 1, 2, 3, 4, 5 4-hour candles, mga titos and titas, mukhang ito yung hinahanap nga ni BTC na breeder niya para makahinga ng konti. RSI natin, okay, RSI natin, medyo gustong kumambyo rin paakyat. So, mukhang bumubuelo to sa 4-hour. And let's see kung kaya nating in the coming hours, ha? Tingnan natin kung pagising natin bukas, nakasampa na to. If not, ang magiging support po natin sa 4-hour chart, itong kulay green, nasa around 43.7 muna, ha? O, ayan po, sakto rin dito yan, no? Nung sinalo, 43.7 tayo nag-bounce. Kung sakasakali, hindi breeder ang kailangan ito. Baka kailangan ng oxygen. Ay, dito tayo pupulutin. Nakikita nyo po ba to? Yan, sa 4-hour po ito, ha? 4-hour chart, yung area po na yan. So, pwede nating actually, pwede nating gawan ng rectangle yan. Yung area na yan, yan ang pwede maging support natin. Immediate support sa 4-hour chart. 42.44 and 43.725 area. Yan po. Tignan natin sa 1-day, no? Ayun, no? Pupwede. Pwede natin maging support yan. And then, let's see kung magbabounce tayo. Usually po, mga titos and titas, sa isang uptrend, ang tagal naman na kasi din, kumbaga, mabilis din naman kasi akyat ni Bitcoin. Pero normal po yan, ha? Umakyat na siya ng 61% in 25 days, no? In less than a month, 61%. Normal naman po yan, nagalawan ni Bitcoin. Ang gusto nating i-highlight dito, mga titos and titas, sa isang uptrend kasi, normal yung mga correction. Sabi nga natin, even nung bumabagsak to, di ba? Yung mga nagtatanong po sa atin, Tito, paano mo malalaman kung pa-reverse na ba, paakyat na ba? Makikita po natin yon. Yung mga corrections, mabababaw at mabibilis. Okay? So, kung titignan nyo po ito,
last time, 1, 2, 3, 4 red candles tayo. Yung panlima, green na. So ngayon po, 1, 2, 3, 4 red candles na tayo. Titignan natin itong panlima kung pagising natin ay kulay green na nga rin ba ito. So mabababaw at mabibilis po na correction. Tapos babanatan ka na naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na halos sa alitan na halos puro ano to eh, halos puro green candle, may mga naliligaw lang na ilang red, no? Pero 9 na halos dire-diretso 'yon. So yan po yung sinasabi natin na nagsisignify ng strength ng bull, no? So yung mga mabababaw lang na dips. So let's see by tomorrow kung okay na ba, nakahinga ka na ba Bitcoin? Pwede na ba tayong mag-jogging ulit? Jogging lang ha, wag masyadong tatakbo, wag masyadong bibilisan. Yan po si BTC. Isunod natin yung ASX. ASX. Ito po kahapon biglang nakita natin ng binomba, no? Yan. So nauntog tayo sa 80, 82 area. Ngayon po, as expected, ayan na, dinrawing ko na po kaninang umaga to. Yan. Yung kulay, nakikita ba yung rectangle? Ayun, kita naman pala. So yung rectangle, okay, so ito po yan. Babalik ko ho dito, ha? Kinopya ko lang yan dito eh. Ito po yung rectangle eh. After the pump, ito, most likely ito po. Yan, yung consolidation niya na yan. Pa natin ng konti. Yan. So, nakikita nyo, no? Halos similar sila. Meron tayong higher highs. This is a 4-hour chart po. And then, nag-consolidate tayo. Actually, mako-consider mo ito. Nag-consolidate pa rin sa taas, no? Sa on its high. So halos similar din. Baka ito yung mas mahaba-haba. Mahaba-haba ito. Between 67 na tayo, no? 67 to 71 area. Nag-low tayo pala kahapon ng 65, no? So yung mga ganyan, mga bonus ka 65 to 72. Dribble po ito dito. Matagal-tagal 'to kung gagayahin 'to August 31. Uy, haba nito. Habang tulugan nito. Ni ASX, ha? Similar lang ho yan, ha? Same lang ho ng length yan itong last time na ginawa niya sa 4-hour chart. August 31, dulo. August 31. Ayan, titignan natin. Exciting times for Axie. Ano kaya ang mangyayari? Hayaan natin magpahinga rin. Ito naman kasi pagka nagigising, parang may surprise attack eh. pagka bumobomba eh, no? Yung SLP naman, silipin natin. Yung SLP po, ito yung reward pag naglalaro kayo ng Axie, ano? So, teka lang, linisin ko na lang muna para mas maganda yung chart natin. So, ito po yung nakikita natin support area. Ito po, yeah, ito po, yan po. Yan. Naku, halos papunta tayo dito. Going to 0.12 level, no? Katumbas po nito, 6 na piso sa Philippine peso. Daily chart po ito. Wala pa tayong nakikitang reversal sign, ha? Wala pa po tayong nakikita reversal sign. Yung downtrend niya, massive din. Parang ito rin, oh. Makikita nyo ho ito. Parang nakita nyo nung nag-peak si SLP. Bumagsak. Ito po yan. Umakyat ulit, bumagsak. Umakyat, tas nag-conso. Bumagsak, tas nag-conso. So, umakyat tayo, bumagsak. Umakyat. So, ito na po. Ito po yan. Yung area na yan. Teka, bilugan natin para makita nyo yung pattern recognition, ano? So umakyat tayo, ito yon, similar to this. Bumagsak, ito po yon. Umakyat ulit, probably pwede mong maituring na ito yan. Pwedeng ito, no? Ito yan, yan. So tapos ito could probably be this one. Ito, umakyat ulit, pwedeng ito yan. And ito, baka nga bumalik tayo dito sa 6 peso area, ha? O $0.15 area. Kung gagayahin niya yung pattern na yan, most likely, baka yan yung mean price na tinatawag. No? So, yung mga nag-attend ng CHT, Cold Hard Truth About Stocks and Crypto, in-explain po natin yung mean price na binabalikan lagi. No? Darating po na August 21, sa Sabado na po yan, ano? Magkakaroon tayo ng practical charting webinar. So ito yung skill set naman kasi yung una mindset eh, no? Yung cold hard truth, no? Mindset po 'yon. Itong skill set
ipapakita natin sa inyo paano umispot ng mga patterns, no? Paano mo masasabi na oh baka uulitin, paano umispot ng mirror, yung mga basic support and resistances, ituturo po natin ano po yung mga gamit po nila at yung combination nung MAs, MACD and RSI. Alin yung primary, secondary and tertiary. Papaliwanag natin yan sa Sabado. Kaya if you want to join us mga titos and titas this coming Saturday, August 21, yung link po ng registration ng webinar natin na yan ay nasa description po ng video na to. Hanggang Biyernes na lang ha, ang registration. Hanggang Biyernes na lang po pwedeng bumolhabs. So yan ang SLP. Yung like button, pwede nyo po i-bolhabs yan. Yung vet, silipin din natin. Nagko-correct din ba? One day chart. Oh, nagko-correct din si vet. Pero mataas na rin talaga yung inakyat nito, no? So sa 4-hour chart, malalim na yung correction kung sa 4-hour. Hugutin ko nga dito. Ang layo pa din, no? Pwedeng ito. Sa 4-hour chart, pwedeng nasa support na tayo. Tingnan niyo po yung MACD sa 4-hour, no? Ayan. So medyo parang naka-minor na siya. Kulay pink na. Imbis na red, nagiging pink na. Tignan lang natin kung magre-reverse kasabay ng Bitcoin. So parang breeder din to. Humabol kasi ito eh. Nahingal tuloy. Nahingal tuloy. Ay, hindi. Mas maganda yung ganito. Malayo pa to kung sakasakali. No? Mas maganda yung ganitong drawing. Tignan niyo po ito. Ha? Sa 4-hour. Ha? Parang mas makatotohanan. So, ibig sabihin, ito po yung support na tinitignan natin. 0.10022. Pero umaakyat po yan. So, posible ba natin tamaan yan? Posible po. No? Kasi, laging dumidikit dyan si vet. Kasi nga, mabait eh. Bumagsak, umakyat, dumikit, bumomba, tumambay sa taas. Pababa ngayon, didikitan ba? Posible po, no? Kung hindi man, baka somewhere here. Diba? Baka somewhere here niya nadikitan para 11 lang din. So, ibig sabihin, magdi-dribble-dribble siya, pipinahan niya, pero dito siya sa bandang dito didikit. No? Posible din po yan. Para hindi na umabot ng 0.10, no? So let's see kung kayang i-break. So ito ang resistance po ni vet, no? Itong area po na to. Yun ang obvious strong resistance. Pero normal eh. Talagang na dapat talagang respetuhin yung resistance na yan, ha. Pero masaya diyan pagka na-break, malayo-layo. Ang next natin is itong area na po na to. Ito na susunod eh. After ma-break yan, nandito na. Eto na, yan, tong area na po na to, ang susunod nating resistance na. Malayo-layo na, 17, no? 17 area to 1850 area. Yan na ho ang magiging resistance ni vet. Yung Solana, parang nakikita ko dire-diretso pa rin yung akyat yata. Ah. Kaninang huli, ayun, no? Huling silip natin. 18% po today, ha? Kahapon, akala natin magko-correct na, but again, sabi natin, the market is always right, not us. Nag-correct naman pala. Nag-correct saglit. Ayun, oh, ito po. Tinatch yung MA13 and MA20 sa 4-hour and then ready for takeoff ulit. Si Solana, ki-clear na kaya natin tong area na to, tong range na to. Maganda, ma-clear na natin to. Maki-clear na kaya natin yan. Yan, no? Maganda pagka nag-clear na po yan, even yung MACD kasi, oh, parang gusto na rin talagang to make off. Kumambyo na sa 4-hour yan, sa 1-day, wala. Makikita mo talagang paakyat lang. So let's see kung ano pwede maging resistance ni Solana. Psychological number, 80, pwede yan. 80 area, no? So somewhere here, malapit-lapit na rin. Nagay na ba ng 80? Hindi pa, 78 lang. So, psychological number, katulad po ni ASX, di ba, nauntog sa 80-82 area. Yan po si Sol. E, paano? Yan na muna, mga titos and titas. Yung Crypto Starter Kit, pwede nyong panoorin. Kung magre-register po kayo sa Binance at gusto maka-receive ng 10% rebate, pwede nyong i-trade kasi itong si Sol sa Binance. Get 10% rebate using our link na sa description po ng video na to. Yun, e, paano? Yan na muna. See you bukas! Bye.